don't forget to subscribe our channel, Pabi Boards. Nandito naman tayo sa panibagong vlog. Lalo dyan sa mga subscribers ko, mag-ingat kayo dyan palagi. Huwag nyong iwanan yung ating Panginoon. Kasi ang buhay natin hiram lang, mga Pabi Boards. Lalo na dyan sa ating mga viewers, sa lahat na nanonood ito, itong videos ko, at maraming salamat sa inyo. Binigyan tayo ng pagkakataon sa ating Panginoon. Yung mga taong walang nananalig sa Panginoon, magpagumbuhay na tayo. Ilahal natin yung ating sarili, yung ating sa ating Panginoon. Mananalig tayo, sumasampalataya sa ating Panginoon. Nagpangamatay yung ating Panginoon, tatlong araw na banhaw siya para sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, tatawagin lang po ninyo ako, maliligtas kayo. Yun ang sabi niya. Ibig sabihin nun, tinatawag natin yung Panginoon para tayo'y mawalang bisa sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, ihalal natin yung ating sarili na tayo'y mananampalataya sa ating Panginoon si Kristo. Ito, baby boys, may isi-share lang ako sa mga taong mangkukulam. Anawagan ako sa mga taong mangkukulam. Sana surrender na kayo kasi hindi nyo kaya yung Panginoong si Kristo. Kapangyarihan sa lahat. Siya nagdala sa lahat ng buhay natin. Pinabayaan lang kayo sa Panginoon. Gumawa pa kayo ng hindi maganda sa mundo. Lalo na dyan sa mga mangkukulam, mambabarang. Nandito na po ang nakasulat sa librong orasyon na paano kayo sugpuin, paano kayo papatayin. Itong nakasulat sa librong orasyon. Inutusan, nag-utos yung Panginoon sa tao para sugpuin yung mga taong demonyo, taong mangkukulam. Kaya kayo dyan, yung mga kampun sa kadiliman, alam ko po, may sarili kayong Diyos-Diyosan. Iiwanan po ninyo yan kasi wala kayong makapala dyan. Hindi kayo magtagumpay sa mundo pag kayo'y lagi magserbisyo. Ito na ang tamang oras, tamang panahon para supuin kayo yung mga taong mangkukulam. Kailangan i-surrender po ninyo sa Panginoon na kayo'y magbagong buhay. Bibigyan kayo ng pagkakataon sa Panginoon para magbagong buhay kayo. Yung mga kampun sa kadiliman, kampun sa mga demonyo, kampun sa sariling Diyos-Diyosan, iwanan po ninyo yan. Alam ang Panginoon kung ano ang ginagawa ninyo. Pinabayaan lang kayo. Pero, pagdating ng panahon, pag kayo gumawa ng tao na kinukulam ninyo o binabarang, pag halimbawa kung tao nakasunod dito sa librong orasyon, kapag mahuli kayo, pulbos kayo, ang sabi ng Panginoon, pag ang demonyo na mahuli sa taong kumapit sa espiritual ng Diyos, hindi dapat yan bubuhayin yung mga kampon sa kanilin. Kampon sa mga demonyo, papatayin yan. Pagdating niyan sa taas, hindi yan tatanggapin. Doon yan sa ulap na laging lumilitaw. Lagi yung nakapatong sa ulap. Kasi yung langit natin tatlo. Ang pangatlo, binariyan sa langit. Pangalawa, anak sa Diyos. Tayo itong tatlo. Pag may kasalanan ganito, sa itong upisa na pinariyan,
Doon ka muna sa pangalawa. Ang sabi ng Panginoon, manalig kayo, lagi kayo sa bibig ng ating Panginoon, lagi kayong magbagong buhay, magservisyo kayo. Iyan kung kayo ng pagkakataon na mabuhay sa mundo. Ngayon, hindi kayo nagservisyo. Kung kayo kumabit sa mga rampon sa kaliliman, ang payo ko lang sa inyo, mga manggulam, payo ko lang. Alam ko po, may kapangyarihan po kayo. Kumapit kayo sa mga kampong sa kaliliman, sa mga demonyo. May sarili kayong Diyos-Diyosan. Pero, may hanggalan kayo. Maniwala kayo sa akin. Ang papayo ko lang sa inyo, yung mga kampong sa kaliliman, yung mga kukulam, iwanan niyo yan. Wala kayong mapapalan dyan. Huwag kayong sakim sa pira. Pag once kayo sakim sa pira, demonyo talaga. Lagi nakapasok sa utak mo. Kaya kayo mahugulab, hindi kayo magbagong buhay. Yun pala ang servisyo po ninyo na manghugulab ng tao. Once kayo mahuli, delikado ang buhay ninyo. Kayo nabubuhay sa mundong ito, magbagong buhay kayo. Yung mga manghugulab, mamabarang, yun lang masasabi ko sa inyo, magpagbuhay tayo. Hindi tayo, tao lang tayo. Niram lang buhay natin sa ating Panginoon. At mga pa-viewers, maraming salamat na nakashare ako sa mga manggukulam, sa mga kampong kaliliman, para sila ay magbagong buhay. Magservisyo tayo sa ating Panginoon. Yun lang mga viewers, yung hiniling ko sa inyo, maraming salamat sa inyo. Bye-bye.